Muli po tayo maglalabas nga po ng mock draft kasi nga po lumabas na po itong unang listahan po ng mga magpapadraft po. So 97 po na pangalan itong nasa listahan po kabola. According to the history, ito po ang pangalawang pinakamarami pong nag-apply po sa PBA draft. So kabola, sa mga hindi pa po nakasubscribe, pagpindot naman yung subscription button. Now other than the number po na 97 kabola, marami pa pong big news po na nilabas po within this week. Una na nga po dyan, kabola, is that may magaganap daw po na Gilas draft. Although hindi pa po klaro itong news kung paano po nila ipa-facilitate po itong Gilas draft. Of course po, nilabas na po natin yung ating pong hinaing patungkol po dito in the past, kung saan naniniwala po tayo na hindi po effective po yung ginawa nila noong 2019, kung saan binigyan po nila basically po ng additional first round picks po yung mga nasa taas po ng mga draft. Nasa taas po ng draft, at kung ganyan po ulit ang mangyayari, parang pinapayaman lang po nila yung mga nasa taas po ng draft. Ang isa po pong malaking news, kabola, is that they are giving more chance or longer period of time po sa mga field foreigners po na mga makompleto po yung mga papel po na kailangan in joining the draft. This is vital po, kabola, kasi nga po mayraming pong big names ang hindi pa po nakakompleto ng kanilang papel. I'm talking about Jason Brickman, Brandon Ganluelas Roser, Jeremiah Gray, kabola. So mukhang sinisigurado nila na makapasok na po ito mga big times po na ito dito sa ating paparating po na draft. And of course, nag-declare po itong si Calvin Oftana. I'm excited for this guy. Siya po yung MVP po ng NCAA noong 2019. He plays like Troy Rosario pero mukhang mas magaling pa po siya na shooter. Although mas athletic po ata itong si Troy. So parabahan po natin kung ano po ipapakita niya sa PBA. Pero most probably po, party po siya ng Gilas draft. Then also of Aljun Melencio. So he is a star guard po ng De La Salle. Medyo typical po siya ng scoring guard. I'm not a big fan because of his size, pero tingnan natin, marami naman po siyang skills. So dito po sa ating po mock draft, ang ginawa po natin is hindi po lima yung nilagay po natin sa Gilas draft. Hindi lang po yung top 5 pick, kundi top 6 pick. Kasi yung number 6 pick po sa draft natin, Magnolia yan. And of course, knowing that San Miguel Corporation as a big power po dito sa PBA, malamang ipupush po nila na umabot po yan ng Magnolia, di ba? Eh, isang pick na lang naman, di ba? Bakit pa hindi po nila ipupush? So, simulan na po natin itong ating pong mock draft.
So ayan nga po kabola, ganyan po kalalim itong ating paparating na draft. So kung ikaw bang tatanong yan, approve ka ba sa isang Gilas draft pumuli na ala 2019? Comment lang po sa baba.